Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Taong 1998 ay nagtatrabaho na ako sa isang kuprahan doon sa aming baryo. Hindi po ako nakapagtapos ng high school. At sa mga panahon din na ito, yung lola ko na siyang nagpalaki sa akin ay nagkakasakit na. Kaya naisipan kong magtrabaho. Yung nanay ko ay namatay nung ipinanganak niya ako at yung tatay ko naman ay hindi ko na nakilala. Kaya si lola ang tumayong nanay at tatay sa akin magmula nung ako ay ipinanganak. Itong kupra naman na kung saan ako nagtatrabaho noon ay nasa bukana ng aming baryo. Pagmamay-ari ito ng kapitbahay namin na tawagin nating Mangustin. Isang hapon, habang ako ay nagbubuhat ng mga kopra, ay merong dumating na dalaga. Agad ko namang binitawan ang mga ito at nilapitan ko siya. Naaalala ko na nag-uunahan pa kami ng aking katrabaho na tawagin natin sa pangalang Arman. Pero wala siyang magawa sapagkat nauna ako sa kanya. Magandang hapon, Binibini. Ilan ang bibilhin mo? Tanong ko sa dalaga. Agad naman itong nagsabi kung ilan at nagtanong pa ako kung aanin niya ang mga ito. Nang sa ganon ay mas mapahaba pa ang aming usapan. Sabi niya gagawa daw ng lana ang kanyang lola at agad naman akong tumango bilang tugon. Bago naman siya umalis ay nagtanong ako kung saan sila nakatira. Sabi niya sa kabilang baryo at kakalipat lang daw nila doon. Saang banda? Anong sitio? Tanong ko pa. Oy, huwag nang masyadong maraming tanong. Hayaan mo na siyang umalis. Pabirong sabi naman ni Arman habang nakangiti. Pero sinabi naman ng dalaga kung anong sitio at agad ko naman itong tinandaan. Sige, alis na ako. Maraming salamat. Dagdag pa ng dalaga at nagpaalam din ako sa kanya. Talagang napaka-misteryosa at kakaiba din ang kanyang dating. Hoy, huwag ka nang umasa. Mga hampas lupa lang tayo. Sa kutis pa lang ng dalagang iyon, siguradong mayaman. Dagdag pa ni Arman. Hoy, walang imposible. Tandaan mo yan. Sagot ko naman at tumawan na lamang siya. Magmula sa hapon na ito ay hindi na mawala sa aking isipan ng dalaga. Makalipas naman ng isang linggo ay naglakas loob akong dumayo sa kabilang baryo. Meron din naman akong mga kakilala doon at sabi ko pupuntahan ko ang mga ito para bisitahin. Pero meron akong ibang pakay. Ito ay ang alamin kung saan talaga ang bahay ng dalaga. Bala ko rin kasi siyang makilala. Maliban dito ay natamaan niya ako kaya naging desperado ako noon. Maliban sa maputi ito, matangos pang ilong. Mahaba ang mga pilikmata at ang kanyang mga kilay ay napaka-perpekto tignan. Yun nga, dumayo naman ako sa kabilang baryo at ang unang pinuntahan ko ay ang naging kaklase ko noon. Tawagin natin siya sa pangalang Kaloy. Sa pagdating ko naman sa kanilang bahay ay nakita ko siyang merong ginagawa sa labas kaya tinawag ko ito. Kaloy, kumusta? Pasigaw na sabi ko. Uy, tol! Sagot naman niya, sabay lapit
at agad niya akong niyakap. Talagang malapit kami ni Kaloy nung elementarya. Eto, tumutulong muna kay tatay. Ikaw, kumusta? At bakit ka na pa rito? Tanong ni Kaloy. Eh, gusto lang kitang bisitahin. Matagal rin kasi tayong hindi nakita. Gusto mo bang uminom tayo? Tanong ko naman. At agad naman siyang umiti. Alam ko na kung anong ibig sabihin nito. Maya-maya lang ay bumili kami ng tuba sa isang talipapa at bumalik din naman kami sa kanilang bahay. Agad naman naming sinimulan ng inuman at ang kanyang tatay ay sumali din sa amin. Maganda naman ang aming mga naging usapan hanggang sa nagtanong ako kung saan matatagpuan ang sitio na kung saan nakatira ang dalaga. Agad naman itong itinuro ni Kaloy at nagtanong naman ang kanyang tatay kung sino mang kakilala ko doon kasi baka kakilala din naman niya. Pero wala akong maisagot sapagkat hindi ko alam ang pangalan ng dalaga. Kaya ang ginawa ko, inilarawan ko na lamang ang itsura. Ikaw ah, balak mo siyang ligawan. Paberong sabi ni Kaloy at ngumiti na lamang ako. Nalaman ko rin sa kanila na ang dalaga at ang kanyang lola ay kakalipat lang doon. Wala rin silang kamag-anak doon sa baryo at nagbiro pa ako na mukhang bagay kaming dalawa kasi lumaki din ako kay lola. Makalipas pa ang isang oras ay pumasok na si Tito sa loob ng bahay kasi lasing na daw ito at kami naman ni Kaloy ay nagiinuman pa rin. Kaloy, pwede mo ba akong samahan? Gusto ko lang malaman kung saan nakatira ang dalaga. Sige na. Sabi ko sa kanya. O sige, tara. Sagot niya. Pinuntahan nga namin ang sitio at sa pagdating namin doon ay agad na itinuro ni Kaloy ang bahay na kung saan nakatira ang dalaga at ang kanyang lola. Tamang-tama din na sa mga sandaling ito ay nakaupo ang dalaga sa harap ng kanilang bahay. Meron siyang tinatahing damit. At nang dahil medyo lasing na ako, ay naglakas loob akong tawagin ito at pumitas pa ako ng isang bulaklak na galing din naman sa kanilang bakuran. Agad ko namang naagaw ang atensyon ng dalaga at nung nakita niya ako, ay agad siyang umiti at naglakad papunta sa amin. Oh, bakit ka nandito? Tanong ng dalaga habang nakangiti. Gusto lang kitang kumustahin. Oh, eto, para sa'yo. Sabi ko naman, sabay abot ng bulaklak. Amin to ah. Teka, ano ba talagang kailangan mo? Tanong pa niya, sabay ngiti. Gusto lang kitang makilala. Pasensya ka na. Sagot ko naman at agad naman niyang sinabi ang kanyang pangalan. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Corazon. Sa kalagitnaan naman ng aming pag-uusap ay lumabas ang kanyang lola na sa unang tingin ay mapapasabi ka na masungit. Nagsasalpo ka ng mga kilay habang naglalakad papalapit sa amin. Ano to? Sino ang mga to? Tanong ng kanyang lola. Mga kaibigan ko lang po. Sagot ni Corazon. Pasok. At kayong dalawa, umuwi na kayo. Pasigaw na sabi ng kanyang lola at wala kaming nagawa ni Kaloy kundi ang umalis. Nag-iwan pa ako ng matamis na ngiti kay Corazon at ngumiti din ito bilang tugon. Sabi ko naman sa isip ko, magkikita pa rin naman kami. Sigurado kasi na magpapabili ulit ang kanyang lola ng mga kopra. Ang importante ay huwag lang niyang sabihin sa kanyang lola na trabahador ako doon sa kopraan.
Ito yung pinapanalangin ko noon. Makalipas lang mahigit isang linggo, isang umaga, ay bumili nga ulit doon si Corazon. Maganda naman ang aming mga naging usapan at naaliw ito. Hindi naman namin namalayan na mahigit isang oras na kaming nag-uusap hanggang sa nagulat kami na ang kanyang lola ay biglang nagsalita sa aming likuran. Alam mo bang kanina pa ako naghihintay sa iyo? Pasigaw na sabi ng lola ni Corazon at piningot siya nito. Nang makaalis ng dalawa ay agad naman akong napailing. Grabe naman yon, piningot sa harap natin. Hindi na siguro bata si Corazon para gawin niya yon. Sabi naman ni Arman. Oo nga, napaka-strict ng kanyang lola. Pero hindi mo ba napapansin na malayo ang kanilang itsura sa isa't isa? Ni hindi man lang sila magkahawi. Sabi ko naman. Eh baka nagmana sa kanyang nanay o tatay na hindi anak ng matanda. Sagot naman ni Arman at tumangon na lamang ako bilang tugon. Kinagabihan, habang ako ay nagpapaantok, ay meron akong narinig na pagaspas ng isang ibon at nawala din naman pagkalipas ng ilang minuto. Hindi ko na lamang ito pinansin kasi inisip ko na baka isa lamang itong normal na ibon. At makalipas pa ang mahigit kalahating oras ay nakatulog na ako. Sa maniwala kayo o hindi, ay napanaginipan ko ang lola ni Corazon. Meron siyang banta at sabi niya layuan ko daw ang kanyang apo kasi kung hindi ay hindi ko daw magugustuhan na mangyayari. Nagising naman ako bandang alas dos ng madaling araw at magmula sa mga sandaling ito ay hindi na ako nakabalik sa aking pagtulog. Maya-maya lang ay meron ulit akong narinig na pagaspas at sa mga sandaling ito ay nanggagaling na sa labas ng bintana. Pero hindi ko ulit pinansin. Bandang alas tres ng madaling araw ay dito na ako unti-unting kinilabutan. Nung una ay hindi ko alam kung bakit. Sinasabi naman ng aking sarili na merong nilalang sa labas ng aking bintana. Hindi ko man ito nakikita pero nararamdaman ko. Nagtatayuan na rin ang aking mga balahibo. Hanggang sa napansin ko na ang aking mga paa ay hindi ko na maramdaman. Nagsimula rin akong lamigin. Hanggang sa unti-unti akong nakarinig ng mga bulong na tila ba merong nag-oorasyon sa labas ng aking bintana at ang aking bunganga ay hindi ko na rin maibuka. Nararamdaman ko na palala ng palala ang nangyayari at walang ano-ano. Boy! Narinig kong sabi ni Lola at agad niyang binuksan ang pinto. Oh, anong nangyayari sa'yo? Tanong pa niya nung makita niya ako. Dito na ako unti-unting nakagalaw at nakapagsalita. Agad naman akong tumakbo papalapit sa kanya at natataranta na ako sa mga sandaling ito. Sabi ko naman sa tingin ko ay merong nilalang sa labas ng aking bintana. Hindi naman ito ng dalawang isip na buksan iyon pero wala naman daw siyang nakita. Nalaman ko naman sa kanya na kaya niya ako pinuntahan ay nang dahil masakit daw ang kanyang mga balakang at gusto niyang pahiran ko ito ng isang pamahit at hilutin. Parang nagkataon din kasi kung hindi, baka ano nang nangyari sa akin. Ito po ang pinakaunang karanasan ko sa kababalagan at hindi pa nagtatapos dito. Dalawang beses sa isang linggo ay nagkikita kami ni Corazon sa bayan. Nararamdaman ko rin na meron siyang pagtingin sa akin kaya hindi ako nagdalawang isip na ligawan ito. At makalipas lang ang dalawang buwan na pagkikita ay sinagot niya ako. Hindi namin ipinaalam sa kanyang lola na meron kaming relasyon
at nakikita lamang kami kapag merong inuutos ang kanyang lola sa kanya. Bali dinadaanan niya ako sa kuprahan at ako naman ay humihingi ng paintulot kay Arman para kung sakaling hahanapin man ako ni Mangustin ay magdadahilan lamang ito. Lumipas lang ang isang taon. Ni isang beses ay hindi kami nahuli ng lola ni Corazon. Meron kasi kaming tagpuan na malayo sa mga bahay. Ito po ay nasa loob ng isang gubat na malapit lang sa bayan. At yung parang landmark namin ay ang puno ng santol. Nakaukit pa doon ang aming mga pangalan. Subalit dumating itong araw na sinundan kami ng kanyang lola. Masaya kami nag-uusap sa ilalim ng araw nang bigla kaming makarinig ng malakas na sigaw sa di kalayuan. Agad naman akong nataranta kasi malayo pa lang ay alam ko na lola ito ni Corazon. Wala naman kaming nagawa kundi ang hintayin ito. Kailan ka pa nagsinungaling? Tandaan nyo, kahit saan man kayo magtago, ay mahahanap ko pa rin kayo. Sabi ng matanda, sabay sampal kay Corazon. La, nagmamahalan po kami. Sagot pa ni Corazon, pero agad siya nitong sinabunutan at hinila papalayo. Umuwi na tayo. Pasigaw na sabi pa ng matanda. Ako naman ay napailing at magmula sa araw na ito ay hindi ko na muling nakita si Corazon. Ilang beses din akong pumunta sa kanilang bahay pero walang sumasagot. Subalit alam ko na nandoon lamang ang aking mahal, nakikinig sa aking pagtawag. Makalipas pa ang mahigit 2 linggo, isang madaling araw, ay nagising ako sa boses ni Corazon na nanggagaling sa labas ng bintana ng aking kwarto. Dali-dali naman akong tumungo doon at nung una ay nagdadalawang isip pa ako. Pero nung mabuksan ko na ito, siya nga. Meron siyang dalang mga bayo na merong lamang mga damit. Itago mo ko dito. Maawa ka sa akin. Hindi ko na kaya. Sabi niya at agad ko itong pinapasok. Nakita ko na meron siyang mga pasa sa kanyang pisngi at sinasaktan daw ito ng kanyang lola. Nang dahil dito, ay ginising ko rin ang aking lola at nagsimula kami mag-usap-usap. Dito namin nalaman ng lahat-lahat. Si Corazon ay hindi daw tunay na apo ng kanyang lola. Parang inadap lang daw ito noong siya ay musmus pa lamang. Wala rin daw siyang alam kung sino ang kanyang tunay na mga magulang. Hindi rin daw sinasabi sa kanya ng kanyang lola. Meron pa siyang sinabi sa amin na talagang nagbigay sa amin ng kilabot. Siya daw ang magmamana ng pagiging aswang ng kanyang lola. Wala nang iba. Pero hindi daw niya kaya iyon kahit na meron pa siyang utang na loob sa matanda. Wala rin daw siyang kalayaan kapag nasa piling siya nito. Hinding-hindi daw niya kayang tanggapin ang ganoong kapalaran. Humingi naman ito ng pabor na kung pwede ay itago namin siya doon at kung hahanapin man daw ito, sabihin daw namin na hindi namin siya nakita. Kaya magmula noon, doon na tumira sa amin si Corazon. Pero tuwing gabi ay hindi ako makatulog ng maayos sapagkat palagi itong nananaginip ng masama. Palagi rin daw niyang napapanaginipan ang kanyang lola at ayon sa kanya, nadidinig pa niya ang boses nito at pinapauwi siya. Makalipas pa ang 1 linggo, isang hapon, habang ako ay nagluluto sa kusina, ay nagulat ako nang marinig ang boses ng lola ni Corazon na nanggagaling sa labas ng bintana. At sa pagtingin ko doon, ay nakita ko itong nakatingin sa akin. Nanlilisik ang mga mata at galit na galit. Tamang-tama din naman na si Corazon ay dumating. Nagulat din ito nang makita ang kanyang lola.
wala kang utang na loob. Ipinagpalit mo ako. Inalagaan kita. Binigyan ng tahanan. Pero siya lang pala ang aking kapalit. Galit na sabi ng kanyang lola. Wala naman kaming maisagot sa mga sandaling ito. Hoy, anong ginagawa mo dito? Sino ka? Pasigaw na sabi naman ng aking lola sa lola ni Corazon. Pagsisisihan mong lahat ng ito. Dagdag pa ng matanda, sabay takbo palabas ng aming bakuran. Agad ko namang niyakap si Corazon kasi nararamdaman ko na nanginginig na ang kanyang mga laman nang dahil sa takot. Magmula sa araw na ito ay hindi na kami makatulog ng maayos tuwing gabi. Palagi kami nagigising nang dahil sa nakakarinig kami ng mga kalabog at mga huni ng ibon na alam naming hindi pangkaraniwan. At habang tumatagal ay napansin ko na si Corazon ay unti-unting pumayat at namutla. Tila ba merong humihigop sa kanya mga dugo? Ilang albularyo na rin ang aming napuntahan. Pero hindi daw nila kaya ang kumukulam kay Corazon. Ilang beses din kaming pumunta sa bahay paggamutan. Pero normal naman ang lahat. Hanggang sa isang umaga, sa aking pagising, ay agad ko siyang hinalikan. Magandang umaga, mahal ko. Gising na. At tayo ay magluluto ng almusal. Sabi ko kay Corazon. Pero napansin ko na hindi na ito humihinga. Wala na po siyang buhay sa mga sandaling ito. Ang payat-payat niya at nakakaawa tignan. Iyak ako ng iyak noon kasi hindi ko matanggap na ganun ang nangyari sa kanya. At nang dahil sa galit, ay kumuha ako ng isang ita at tumakbo papunta sa kabilang baryo. Umiiyak pa ako noon at sa pagdating ko doon ay agad kong pinuntahan ang bahay ng kanyang lola. Subalit sabi ng mga tao doon, mahigit isang buwan ang walang tumitira doon. Hindi daw nila alam kung saan pumunta ang matanda. Napansin ko rin na yung mga bulaklak sa loob ng kanilang bakuran ay nalanta. Isang paywatig na wala nang nag-aalaga sa mga ito. Hindi ko na po kayang ipagpatuloy ang kwento. Maraming salamat po sa binigay niyong oras. Hanggang sa muli. Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalaghan. At mayroon akong ikukwento. Magandang araw po sa lahat. Patagal na po akong nakikinig dito, subalit ngayon lang nakapagpadala ng kwento. Busy din po sa trabaho. Itong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po sa lugar namin. Bali dalawa po ito at sisimulan ko na sa pinakaumpisa. Isang umaga, araw ng Biyernes, bago ako pumasok sa trabaho, ay pumunta muna ako sa aming palaisdaan para magpaalam kay tatay at lolo. Ito yung nakaugalian kong gawin araw-araw. Sa pagdating ko doon, ay agad akong tumungo sa maliit na kubo na nasa gitna ng palaisdaan kasi hindi ko sila makita sa pilapil. Habang naglalakad naman ako sa maliit na tulay, ay agad kong nakita si lolo sa pinto ng kubo. Nakaupo at nakatingin sa mga isda. Lo! Lo! Pasigaw na sabi ko at tumingin ito sabay ngiti.
Nung malapit na ako sa kanya ay nakita ko siyang kumaway at nagsabing, "Aalis ka na ba?" Tumango naman ako at tumalik sa kanya mga pisngi. "Mag-ingat ka, Iha. Galingan mo sa trabaho." Dagdag pa niya. "Sige po, nasaan po si tatay?" Tanong ko naman. Umalis, bumili ng pagkain." Sagot naman niya. "Sige po, alis na po ako." Dagdag ko pa at nakita ko siyang tumango. Sa mga sandaling ito ay meron akong napansin kay Lolo. Tila ba kakaiba ang kanyang kinikilos, maaliwalas ang kanyang mukha at medyo masigla ito. Parang ang saya niya sa mga sandaling iyon. At habang naglalakad ako pabalik sa pilapil, ay lumingon pa ako sa kanya at nakita ko siyang kumaway. Sa mga panahon po na ito si Lolo ay hindi na masyadong nakakakita at kung maglakad ito ay talagang mabagal. Madalas ay doon din siya nagpapalipas ng gabi sa kubo kasi naging buhay daw niya ang palaisdaan magmula nung ipinamana ito sa kanya ng kanyang tatay. Yung palaisdaan po ay nasa likod lang naman ng aming bahay at kung meron mang kailangan si Lolo ay sumisigaw lamang ito at nadidinig din naman namin mula sa bahay. Ayaw niya rin kasing umalis doon. Sa mga panahon din po na ito, ang tatay ko na rin ang naging tagapamahala ng kanyang palaisdaan kasi hindi na niya kaya. Habang naglalakad ako palabas ng baryo ay nakasalubong ko naman ang aking nanay kaya nagpaalam din ako sa kanya. Nagtanong din ako kung saan siya galing at sabi niya bumili daw ito ng gamot ni Lolo sa bayan. Tumango naman ako at nagsabi na papasok na ako sa trabaho. At agad naman niya akong hinalikan. Siya nga po pala, meron po akong kapatid na lalaki na sa mga panahong ito ay nasa kolehiyo at malapit na rin siyang gumraduate. Balik na tayo sa kwento. Pagpatak naman ng alas 5 ng hapon ay niyaya ako ng isang katrabaho na dumaan muna sa kanilang tindahan malapit sa aming bayan. Meron daw siyang kukunin doon. At hindi naman ako nagdalawang isip na sumama sa kanya kasi alam ko na makakalibre ako ng hapunan. At sa pagdating nga namin doon ay tama nga ako. Sa kalagitnaan naman ng aming pagkain ay tumayo ako at kumuha ng baso kasi parang mabubulunan ako. Subalit bigla ko itong nabitawan at nabasag ito. "Naku, pasensya na po tita, hindi ko sinasadya." Bulalas ko sa nanay ng aking katrabaho. "Walang problema, Iya. Kumain ka na doon. Ako nang bahala dito." Sagot naman niya at agad naman akong bumalik sa pagkainan. "Ayos ka lang ba? Mukhang kinakabahan ka yata." Sabi ng aking katrabaho. "Oo nga, hindi ko maintindihan. Parang tinatawag ako sa bahay." Sagot ko naman. "Bilisan mo na dyan at umuwi ka na." Sagot naman ang aking katrabaho at tumango ako bilang tugon. Pagkatapos ka namin kumain ay agad akong nagpasalamat at nagpaalam sa mga ito. At makalipas naman ng ilang minuto ay merong napadaang tricycle, kaya agad akong sumakay. Sa pagdating ko naman sa bahay, ay nakita ko si nanay at tatay na kumakain ng hapunan. Tila ba wala namang problema. "Nay, tay, kumain na ba si Lolo?" Tanong ko. "Ay oo, kakatapos lang niyang kumain. Ikaw kumain ka na dito." Sagot ni nanay. "Kumain na ako sa bayan, sa tindahan ng aking katrabaho." Sagot ko at tumango naman ang mga ito. Makalipas ang isang oras ay pumasok na ako sa kwarto
para magpahinga. Ang kwarto ko po ay malapit na sa likod ng bahay at mula sa aking bintana ay matatanaw ang kubo sa gitna ng palaisdaan. Nakasanayan ko ring matulog na nakabukas ang bintana at hindi po ako gumagamit ng bintelador tuwing gabi sapagkat malamig naman doon. Makalipas ang mahigit kalahating oras na pagpapaantok ay nakatulog ako. Napanaginipan ko naman si Lolo at ang panaginip na ito ay parang totoo. Kinahabol daw niya ako sa pilapil ng palaisdaan. Ang saya-saya daw namin. Pero walang ano-ano ay nagising ako sa isang kalabog. Agad naman akong bumangon at nakiramdam. Pero napakatahimik ng paligid. Hindi ko naman nadidinig si nanay at tatay. Ganon din ang aking kapatid. Hanggang sa tumungo ako sa bintana at tumingin sa labas. Subalit, wala naman akong nakikitang kakaiba. At sabi ko, baka panaginip lamang iyon. Bumalik na lamang ako sa kama at tumiga pero hindi na ako makatulog. Hanggang sa nakarinig ako ng mahinang langit-ngit na nanggagaling sa tulay ng palaisdaan. Yung tulay po na ito ay papunta sa kubo ng aking lolo at madidinig mo lang ang mga langit-ngit kung mayroong taong tumatawid. Dali-dali akong tumungo sa bintana para tignan ang tulay at nang dahil maliwanag ang buwan ay nakita ko itong isang hayop na naglalakad papunta sa kubo ng aking lolo. Ang laki nun at hindi pangkaraniwan. Nang dahil dito ay kinabahan ako at agad kong pinuntahan si nanay at tatay upang gisingin. Nang magising ang mga ito ay agad na kumuha ng flashlight si tatay at isang itak. Dito lang kayo at ikaw anak, samahan mo ko. Sabi ni tatay, sabay tingin sa aking kapatid na tawagin nating Joey. Tumambay naman kami ni nanay sa aking kwarto habang nakatingin sa mga ito. Habang tumatawid ang dalawa, ay kinakabahan ako. At nang mapasok nila ang kubo ng aking lolo, ay agad na sumigaw si Joey. Pumunta kayo dito! Bilisan niyo! Kami naman ang aking nanay ay dali-daling lumabas ng bahay at noong malapit na kami sa kubo ay narinig ko si Lolo na nahihirapan sa paghinga. Dali-dali akong pumasok at nakita ko nga itong nahihirapan. Lo, anong problema? Tanong ko at unti-unti itong kumalma. Ilang beses namin siyang tinanong, subalit hindi ito sumasagot. Kaya ang sabi ni tatay, bigyan daw muna namin siya ng kaunting oras para makalanghap ng sariwang hangin. Habang nag-uusap-usap kami, ay nakita namin si Lolo na merong itinuturo sa labas ng bintana. Kaya nilapitan ito ng aking tatay at tinanong, Tay, ano yon? Tanong niya. May sumilip. Sagot naman ni Lolo. Malabo ata yan, Tay. Sagot naman ng aking ama. Wala po kasing pwedeng patungan sa labas ng bintana, kaya malabo talaga na merong sisilip doon. Meron. Hayop. Dagdag pa ng aking lolo at kinilabutan kami sa mga sandaling ito. Si tatay naman ay lumabas ng kubo para tignan ang bubungan. Subalit, wala naman daw siyang nakita. Ngunit walang ano-ano. Anak? Anak ko? Saan tayo pupunta? Masigaw na sabi ni Lolo habang nakatingin sa tulay. Kaya kaming lahat ay talagang nagulat sa kanyang sinabi. Tay, ano yon? Sabi naman ng aking ama. Hindi ikaw. Yung unika iya ko. Sagot ni Lolo. Kaya kaming lahat ay kinilabutan.
meron pong kapatid na babae sina tatay. Pero sa mga panahong ito ay matagal na siyang pumanaw. Siguro mga 10 taon ang nakakalipas nang dahil sa isang sakit. Tay, matagal na pong pumanaw si Inday. Sabi naman ni tatay kay lolo. Hindi, tinatawag niya ako. Nakita ko siya sa tulay. Inday, nasaan ka na Inday? Pasigaw na sabi pa ng aking lolo. Walang ano-ano ay nakarinig kami ng isang yapak sa bubong ng kubo. Isang yapak lang iyon, pero yung tunog ng mga pawid ay dinig na dinig namin. Medyo may kalumaan na rin kasi ang kubo at yung mga pawid ay medyo malutong na. Sumenyas naman si tatay na tumahimik, kaya naging tahimik kami sa mga sandaling ito. Si lolo naman ay nakita kong unti-unting pumikit, kaya agad akong sumenyas kay tatay. Hanggang sa yung mga kamay niya ay tila ba nawala ng lakas, kaya kinutuban ako ng masama at hindi ko inalis ang aking paningin sa kanyang mga dibdib. At nasaksihan ko kung paano siya unti-unting nawala ng hininga. Tay, tay, si lolo! Bulalas ko at agad naman nila itong tinignan. Kumpirmado na sa mga sandaling ito, si lolo ay pumanaw na. Nagiyakan kaming lahat noon hanggang sa napagpa siya ni tatay na dalhin si lolo sa bahay, kaya nagtulungan kaming buhatin siya. Pero bago pa man kami makalabas ng kubo ay nakarinig kami ng mga yapak sa tulay na tila ba merong patakbong tumawid papuntang pilapil. Umalog pa ang kubo kaya meron talagang tumakbo. Agad namang binuksan ni tatay ang pinto, subalit wala kaming makita sa tulay. Sigurado akong aswang yon. Alam niya na malapit nang mamatay si tatay. Mabuti na lang at nagising ka iya, kasi kung hindi, baka pinalitan yung bangkay niya. Bulalas naman ang aking nanay. Oo nga, tara na, buhati natin si tatay. Sabi naman ng aking ama. Binuhat nga namin si lolo pabalik sa bahay. Mahirap ang sitwasyon na ito kasi yung tulay ay hindi naman ganun kalapad. Kaya talagang dahan-dahan kaming lahat. Maliban dito, yung ilang parte ay nabubulok na, kaya doble ingat kami. Sa kalagitnaan naman ng aming pagtawid ay nakarinig kami ng mahinang tunog na nanggagaling sa isang punong kahoy na nasa pilapil. Sabi naman ni tatay ay huwag na lang daw naming pansinin at huwag kaming matakot. At nang marating namin ang pilapil ay binilisan namin ang paglalakad. Mabuti naman at nakarating kami sa bahay. Nagsabi naman si nanay na manatili daw kaming gising hanggang umaga para makasigurado. Pero habang lumilipas ang mga oras ay meron talagang nagpaparamdam. Nakakarinig kami ng mga kakaibang tunog. At yung mga aso ng aming kapitbahay ay hindi tumitigil sa pagtahol. Ang sabi naman ni tatay, isa lang ang ibig sabihin nito. Merong umaaligid sa amin. Hanggang sa napagpa siya ni nanay na magpausok ng goma. Sa pagsikat ng araw ay kinuha si lolo at kami naman ay pumunta sa mga kamag-anakan namin upang ibalita na pumanaw na si lolo. Makalipas ang isang araw ay napanaginipan ko siya. Ganun pa rin. Inahabol daw niya ako sa pilapil, pero sa mga sandaling ito ay nakikita ko si lola at ang aking tiya na kumakaway sa akin. Parang totoo ang panaginip na ito, kaya magmula noon ay naniniwala na ako sa kabilang buhay. At itong susunod na karanasan ko naman ay nangyari din sa aming baryo. May mga nangyayari talaga na mahirap ipaliwanag. Sa mga panahong ito ay Semana Santa, kaya wala kaming pasok sa trabaho. At isang tanghali ay pumunta ako sa bahay ng aking kababata kasi matagal rin kaming hindi nakakapag-bonding nang dahil sa mga trabaho. At nang makarating ako doon
ay nakita ko siya ng kanyang anak na nasa harap ng kanilang bahay. Agad naman niya akong pinapaso at umupo ako sa isang tumba-tumba na nasa ilalim ng isang puno. At habang kami nag-uusap, ay nakaramdam ako ng antok hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Makalipas sigurong mahigit kalahating oras, ay naramdaman ko na parang merong humihima sa aking mga buhok. Pero inisip ko na gawa ito ng aking kababata kasi noong mga dalaga pa lamang kami ay ginagawa niya ito. Subalit, naramdaman ko na parang sinasabunutan na niya ako kaya naalimpungatan ako at napalingon. Pero laking gulat ko na walang tao sa likod kaya tinawag ko ang aking kababata. Sumagot naman ito pero nasa loob siya ng kanilang bahay. Agad naman akong tumayo habang hinahawakan ng aking ulo kasi masakit yung pagkakasabunot. At nang makapasok na ako ay agad kong sinabi sa aking kababata ang tungkol dito at sabi niya baka pinaglaruan daw ako ng mga nakatira sa kanilang bakuran. Bata pa lang daw ito ay meron na talagang mga nagpaparamdam at alam ko rin ang mga kwento doon pero hindi ko lang talaga akalain na mahahawakan nila ako at masasaktan. Napagpasyan ko na lamang na umuwi kasi kinikilabutan ako at sa pagdating ko sa bahay ay unti-unting sumama ang aking pakiramdam. Kinagabihan ay nanaginip ako ng masama. Merong isang babae na sumisigaw sa akin at nagsasabi na wag na daw akong bumalik doon kasi hindi ko magugustuhan ang mangyayari. Maingay daw ako at nakakaistorbo. At nang magising naman ako, ay meron akong nakitang usok na biglang naglaho sa aking harapan. Kitang-kita ko rin na yung isang gamit ko sa mesa ay gumalaw ng kaunti kahit na wala namang ibang tao sa loob ng aking kwarto. Talagang nakapagtataka ang sitwasyon na ito at nang dahil dito ay tumungo ako sa kwarto ng aking mga magulang at sinabihan ko ang aking nanay na samahan niya muna ako sa kwarto. Kinabukasan naman ay lumala ang aking lagnat. Tumating sa punto na nanginginig na ako at kahit tarik yung araw ay talagang nalalamigan ako. Ilang beses din akong nakakita ng usok na kulay puti at saka naglaho din naman sa aking paningin. At sa tingin ko ay pinaparamdaman nila ako. Nagtagal ng isang linggo ang aking lagnat at pumunta kami sa isang albularyo. Sabi naman niya, pinaglalaruan daw ako ng mga nilalang na hindi namin nakikita. Binigyan niya rin ako ng pangontra at magmula nun ay unti-unti akong gumaling. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat. Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Taong 1998, pagkatapos kong gumraduate sa high school, ay lumipat ako sa probinsya, sa side ng lola ko. Doon ko naisipang mag-aral sa kolehiyo kasi gusto rin ng aking lola na ako ang magpapatuloy ng kanyang negosyo. May nakita daw kasi itong potensyal sa akin at totoo naman po ito. Sa aming magkakapatid, ako lang talagang walang hiya na magbenta sa aming eskwelahan. Nung kami ay nasa high school pa lamang. Minsan nagbebenta ako ng mga kakanin, minsan mga panghimagas, at minsan naman mga prutas. Marami naman akong naging suki sa aming eskwelahan, kabilang na dito ang ilan naming mga guro.
Yung mga negosyo naman ng aking lola ay paggawaan ng banig, kuprahan at meron pa itong maliit na tindahan sa bayan. Ito rin ang dahilan kung bakit nakapagtapos si tatay at nagkaroon ng mga disenteng trabaho. Nang dahil po ito sa mga negosyo ng aking lola, masipag po kasi ito at madiskarte. Makalipas naman ang isang buwan magmula noong tumira ako doon, nagsabi si Lola na tuturuan niya ako ng mga proseso at kung ano ang dapat gawin para mapanatili ang kalidad ng kanyang mga produkto. Tinandaan ko naman ang mga ito at marami din akong mga nalamang diskarte. Tamang-tama din na sa mga panahon ito ay malayo pa ang pasukan. Kaya araw-araw noon ay sinasama ako ni Lola sa kanyang mga negosyo. Nang sa ganun ay magkaroon ako ng ideya kung paano patakbuhin ang mga ito. Naging maganda naman ang pakikitungo namin sa isa't isa kasi pareho kaming malapit sa negosyo. Fast forward po tayo. Noong nasa third year college na ako, ay nagkasakit ang aking lola at habang tumatagal ay unti-unti itong nanghihina. Napagpasyahan ko naman na huminto muna sa pag-aaral nang sa ganun ay maalagaan ko ito ng mabuti. Si nanay at tatay kasi ay meron ding mga trabaho. Yung mga kapatid naman ng aking tatay ay nakatira sa malalayong lugar at ang kanilang mga anak ay nag-aaral din. Ako yung pinakamalapit kay Lola kaya ako talagang mag-aalaga sa kanya. At sabi ko balang araw ay pwede ko rin namang ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Ang importante ay gumaling muna si Lola. Makalipas naman ang ilang buwan ay dito na nagsimula ang mga pagpaparamdam tuwing gabi. May mga pagkakataon na hindi ako makatulog na maayos sapagkat meron akong nadidinig na mga yapak at nararamdamang umaaligid sa paligid ng bahay. Pero nung una ay hindi ako naniniwala na meron itong kaugnayan sa kababalagan. Isang gabi, pagkatapos naming kumain ni Lola, ay meron siyang sinabi. Iya, wala ka bang nararamdaman tuwing madaling araw? Biglang tanong niya at agad naman akong napahinto. Ah, wala naman po. Bakit? Sagot ko, kahit na meron din akong nararamdamang kakaiba, nang sa ganun ay hindi ito matakot. Tuwing alas 4, pakiramdam ko, merong nakatingin sa akin mula sa bintana, kahit na nakasara naman ito. Sagot naman niya. Nako, baka guni-guni niyo lang po yan la. Sagot ko naman, pero sa mga sandaling ito ay kinikilabutan ako. Nagigising din kasi ako sa mga ganitong oras. Ganun ba? Baka nga? Sagot pa niya. Sige la, pumasok na ho tayo sa kwarto para makapagpahinga na tayo. Sagot ko naman at tumango naman ito bilang tugon. Agad ko naman siyang inalalayan papasok sa loob ng kwarto at nang makahiga na ito sa kama ay agad akong lumabas para hugasan ang mga pinagkainan namin. Habang hinuhugasan ko mga ito ay nakarinig ako ng isang pagaspas na nanggagaling sa gilid ng aming bahay na kung saan din naroroon ang bintana ng aming kwarto. Agad akong napahinto at nagsimula ring umalulong ang aming aso kaya binilisan ko ang paghugas ng mga pinggan. Pagkatapos nito ay pumasok na ako sa loob ng aming kwarto at nakita kong tulog na ang aking lola. Agad ko namang ikinabit ang kulambo at saka humiga. Nakiramdam muna ako pero hindi na rin nasundan pa ang mga pagaspas na iyon at saka tumahimik din naman ang aming alagang aso. Habang hinuhugasan ko mga ito ay nakarinig ako ng isang pagaspas
na nanggagaling sa gilid ng aming bahay na kung saan din naroroon ang bintana ng aming kwarto. Agad akong napahinto at nagsimula ring umalulong ang aming aso. Kaya binilisan ko ang paghugas ng mga pinggan. Pagkatapos nito ay pumasok na ako sa loob ng aming kwarto at nakita kong tulog na ang aking lola. Agad ko namang ikinabit ang kulambo at saka humiga. Nakiramdam muna ako pero hindi na rin nasundan pa ang mga pagaspas na iyon at saka tumahimik din naman ang aming alagang aso. Makalipas pa ang isang oras ay dinalaw ako ng antok at di kalaunan ay nakatulog din naman. Subalit pagpatak ng madaling araw ay ginising ako ni Lola at sabi niya meron daw siyang nakitang tao sa loob mismo ng aming kwarto kaya agad akong bumangon at tumingin sa paligid pero wala naman akong nakita. Hanggang sa naisipan kong sindihan ng lampara pero wala namang tao. La, nananaginip lang ho kayo. Bumalik na po kayo sa pagtulog. Sabi ko sa kanya habang palingon-lingon sa paligid ng kwarto. Baka nga, baka panaginip lamang iyon. Sige. Sagot naman niya at bumalik ito sa pagkakahiga. Magmula noong sabihin ito ng aking lola ay napagpasyahan ko na hindi na lamang ako babalik sa pagtulong kasi baka totoo nga na merong nakapasok sa loob ng aming kwarto at pwede rin naman na isa itong tao na merong masamang intensyon kaya mas mabuti nang makasigurado. Subalit, hindi ko naman namalayan na nakatulog na pala ako. Bandang alas 4 ay naalimpungatan ako at ang unang ginawa ko ay tumingin sa paligid ng kwarto. Yung lampara ay nakapatay na sa mga sandaling ito kaya sobrang dilim. Pero meron akong naaaninag na mga figura ng tao sa labas ng kulambo. Tila ba napapaligiran nila kami kaya dali-dali kong kinuha ang lampara sa mesa na nasa gilid lang naman ng aming kama. At nang mahawakan ko na ito ay meron ding humawak sa aking mga braso. Napakalamig ng kamay na iyon kaya agad akong napasigaw. At nang masindihan ko ng lampara ay wala naman akong nakitang tao sa labas ng kulambo. Nagising naman si Lola at agad itong nagtanong. Ano yun, Iya? Bakit ka sumigaw? Tanong niya. Meron pong gumapang na ipis sa mga kamay ko kaya nagulat ako. Sagot ko, sabay ngiti. Hindi ko sinabi sa kanyang totoo kasi baka matakot po siya. Kaya tumangon na lamang ito at bumalik sa pagkakahiga. Nanatili naman akong gising hanggang umaga at bandang alas 6 ay lumabas kami ng kwarto. Habang ako ay nagtitimpla ng kape ay lumabas naman si Lola at tumungo sa kaniyugan. Dito po kami kumukuha ng kopra. Hanggang sa nakita ko siyang nagsalita na tila ba merong kinakausap. Halos araw-araw magmula noong tumira ako doon ay ganito ang kanyang ginagawa. At kung tatanungin naman kung sino ang kanyang kinakausap ay wala naman siyang maisasagot. Kaya hinahayaan ko na lamang ito. Baka kumakanta lang o nagdadasal. Maya-maya lang ay bumalik din ito sa loob ng bahay at uminom kami ng kape. Hindi ko na sinabi sa kanyang tungkol sa mga nagpakita sa akin kaninang madaling araw kasi nga baka matakot ito. Fast forward po ulit tayo. Makalipas pa ang mahigit 2 taon ay lumala ang sakit ni Lola. Ilang beses kaming pabalik-balik sa bahay paggamutan at binibigyan naman siya ng gamot. Gumagaling naman po ito, pero nang dahil sa matanda na siya, ay meron pang mga sakit na lumilitaw,
at ginagawa ko rin ang lahat para mapahaba ang buhay ng aking lola. Inaalagaan ko ito ng mabuti. Hanggang sa isang araw ay meron siyang ni-request na talagang nakakapanibago. Gusto daw niyang tumambay doon sa kaniyugan at gusto niyang nasa tabi niya ako. Hindi naman ako nagdalawang isip na dalhin doon ang kanyang tumba-tumba at inalalayan ko itong pumunta doon. Sa mga sandaling ito ay alas 5 na ng hapon at gusto daw niyang makita ang paglubog ng araw. Maya-maya lang ay umupo ito at nagsabi na kantahan ko daw ito ng isang awitin, kaya ginawa ko naman iyon. Talagang kakaiba ang kanyang mga request sa mga sandaling ito. Naninibago ako sa kanya. Kinakabahan na rin ako at hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko rin ay meron kaming kasama. Sa kalagitnaan naman ng aking pagkanta ay nakita kong nakatulog si Lola habang nakangiti. At walang ano-ano ay umihip ang malakas na hangin. Ang lamig noon, kaya nanindig ang aking mga balahibo. At bago pa man pumatak ang alas 6, ay sinubukan ko itong gisingin kasi malapit nang lumubog ang araw. Marami kasing lamok noon. Pero napagtanto ko na si Lola ay wala ng buhay. Nabigla naman ako sa mga sandaling ito. Parang hindi ako makagalaw at hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Halo-halong emosyon ang aking nararamdaman. Walang ano-ano ang ilan sa mga niyog ay nalaglag mula sa kanilang mga puno. Tila ba pinitas sa mga ito at itinapon sa bubong ng bahay. Hanggang sa yung aso ng aking lola ay biglang umalulong. Kaya agad akong napatingin doon. Subalit, meron namang nahagip ang aking paningin sa bubungan. Parang merong gumagalaw. Kaya tumingin ako ng mabuti doon. Hanggang sa meron akong nakitang sumili at nakita ko ang kanyang kalahating mukha. Isang pusa at hindi pangkaraniwan. Nang dahil dito ay nataranta ako at mula doon sa kaniyugan ay sumigaw ako at humingi ng saklolo. Mabuti naman at narinig ako ng aming mga kapitbahay. Pero bago pa man sila makapasok sa loob ng aming bakuran ay nakita ko na ang pusa ay tumalon mula sa bubungan at tumakbo. Hinabol pa ito ng aming aso pero naglaho ito sa masukal na bahagi. Malawak po kasi ang lupay ng aking lola. Maliban sa kaniyugan ay meron pa pong mga puno ng prutas. Nang makapasok na ang aming mga kapitbahay ay agad kong sinabi sa kanila kung ano mang nangyari. Tinulungan naman nila ako na buhatin si lola papasok sa loob ng bahay at sasamahan daw nila ako doon. Pinag-usapan pa namin ang lahat ng nangyari at sabi naman ng isang matanda na kapitbahay namin. Kaya daw maswerte si Lola sa negosyo ay nang dahil meron daw siyang mga kaibigan na hindi lang namin nakikita. Kumbaga meron siyang gabay. Alam na rin daw ng aking Lola na hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Kaya nag-request ito sa akin na kung pwede ay dalhin ko ito sa kaniyugan. Ganon daw talaga sabi ng kapitbahay namin. Nararamdaman ng isang tao kung malapit na itong pumanaw. Hanggang sa napunta ang usapan namin tungkol sa pusang nakita ko sa bubong ng bahay. At sabi nila aswang daw ito. Lapitin daw ang mga taong may sakit. At sigurado sila na hindi lang ito ang unang pagkakataon na umaaligid ang pusang iyon. Fast forward po ulit tayo. Isang araw bago ilibing ang aking lola ay meron ulit akong naranasang kakaiba. Bandang alas 10 ng gabi ay dumating ang ilang kamag-anak namin. Agad naman akong tumungo sa kusina para ipagtimpla sila ng kape. Parang nagkataon din na ako lang ang tao doon.
Sa kalagitnaan naman ng aking pagtimpla ay nakarinig ako ng mahinang bulong sa aking kaliwang tenga. Pero hindi ko maintindihan kasi napakahina. At mula doon sa kusina ay matatanaw ang kaniyugan. Medyo naaaninag ko pa ang ilan sa mga puno sapagat merong ikinabit na ilaw doon ng aking tatay. Hindi nagtagal ay meron akong nakitang mga figura ng tao na naglalakad doon. Parang nakasuot sila ng kulay puti. Kinusot ko pa ang aking mga mata kasi baka namamalikmata lamang ako. Pero hindi. Nakikita ko sila. Subalit sa isang kisap lang ay naglaho ang mga ito na parang bula. Kaya agad akong tumakbo palabas ng bahay. Nagtanong naman ang aking tiya at sinabi ko naman sa kanya kung ano ang aking nakita. Ah, baka mga kaibigan lang yan ng lola mo. Pababait naman daw sila sabi ng kaibigan naming albularyo. Kaya kung meron ka mang mararamdamang kakaiba dito sa bahay, huwag kang matakot. Sabi ng aking tiya habang nakangiti. Tumango naman ako bilang tugon at dito na rin bumalik sa akin ang sinabi ng kapitbahay naming matanda. Ilang araw matapos ilibing si Lola, kahit saan ako magpunta, pakiramdam ko ay meron akong kasama. Nakakapanibago nung una, pero habang tumatagal ay nasasanay na rin ako. May mga pagkakataon din na nakikita kong gumagalaw ang ilang bagay sa loob ng bahay. Minsan, nakakarinig din ako ng mga yapak tuwing madaling araw. Parang merong nagtatakbuhan at minsan naman, meron ding kumakatok. Pero hinahayaan ko na lamang ang mga ito kasi baka nagkukulitan lamang sila. Pinagpatuloy ko naman po ang aking pag-aaral at gumraduate naman ako sa kuleyo. Ako rin ang nagpatuloy sa mga negosyo ng aking lola at naalagaan ko naman ang mga ito hanggang sa nagkaroon ako ng asawa at anak. Nakapagpatayo naman kami ng bahay dito sa bayan at magmula noon ay dito na kami tumira ng aking asawa at anak. Yung bahay naman ni lola ay merong tagapamahala at minsan doon din kami nagpapalipas ng gabi. Dito ko na po siguro tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng kaunting oras. Hindi na rin nasundan pa ang karanasang ito. Mag-ingat po kayo palagi. Hanggang sa muli. Unang-una. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa mga kwentong kababalagan. At mayroon akong ikukwento. Habang ako ay nagbibinata, ay unti-unti akong nakakaranas ng mga bagay na talagang mahirap paniwalaan. Mga bagay na merong kaugnayan sa kababalagan. Sa huli ay nalaman ko na meron pala itong kinalaman sa lahi ng aking lola. Wala na pong paligoy-ligoy pa. Rekta na tayo sa kwento. Nagsimula ang lahat ng ito nung ako ay nasa edad na 12. Sa mga panahong ito, ako ay nasa high school. May isang pagkakataon na pumunta kami sa bahay ng aking kaklase. Tawagin natin siya sa pangalang Gustin at talagang malapit kami sa isa't isa. Ito rin ang unang pagkakataon na pumunta ako doon sa kanilang bahay. Isang tanghali, pagkatapos ng aming klase, ay nagsabi ang aming guro na wala kaming pasok mamayang hapon sapagkat meron daw silang pagpupulong. Nagtanong naman si Gustin
kung gusto ko daw ba munang dumaan sa kanilang bahay para tumambay. Pumayag naman ako sapagkat wala rin naman akong gagawin sa bahay. Narinig naman kami ng isa naming kaklase na tawagin nating Juan at gusto rin niyang sumama. Pumayag naman si Gustin at maya-maya lang ay naglakad na kami patungo sa kanilang bahay. Siguro mga 2 kilometro ang layo mula sa aming eskwelahan. Naaalala ko rin na sa mga panahong ito ay wala pang masyadong namamasada at talagang nakasanayan naming maglakad noon. Kahit gaano kalayo ay aming lalakarin. Sa kalagitnaan naman ng aming paglalakad ay kinain namin ang aming mga baon. Talagang nakakasabik-balikan ng mga sandaling ito. Sa pagdating namin sa bahay nila Gustin ay sinalubong naman kami ng kanyang nanay na sa mga sandaling ito ay buhat-buhat ang kanyang bunsong kapatid na nasa 2 taong gulang. Oh, ba't kayo na pa rito? Wala ba kayong paso? Tanong ni tita. Eh meron hong pagpupulong ang aming mga guro kaya naisipan ho naming tumambay dito. Sabi ko naman. Ganun ba? Sige, tamang tama. Merong magbabantay sa bunso namin. Sagot pa niya habang nakangiti. Maya-maya lang ay kinuha ni Gustin ang kanyang bunsong kapatid at nilaro naman namin ito ni Juan. Si tita naman ay abala sa paghahanda ng kanyang mga paninda na kanyang ibebenta bandang 2:00 ng hapon. Meron po silang maliit na tindahan sa labas ng kanilang bakuran. Nagbebenta sila ng mga pangmeryenda tulad ng mga tinapay at kakanin. Ang isang kapatid naman ni Gustin ay naninirahan daw sa bahay ng kanyang tiya sa kabilang probinsya at doon din daw siya nag-aaral. Ang kanilang tatay naman ay nagtatrabaho. Kaya araw-araw ang naiiwan sa kanilang bahay ay ang kanyang nanay at bunsong kapatid. Makalipas naman ang 1 oras, habang kami nagtatawanan sa harap ng bahay, ay merong napadang ali. Agad naman siyang napahinto nung nakita niyang masayang naglalaro ang bunsong kapatid ni Gustin. Ang ganda talaga ng inyong bunso, manang-mana sa nanay. Hi, halika dito, dali. Pagtawag ng ali sa bata. Oh, tinatawag ka ni Lola. Sabi naman ni Gustin at nagsimula namang maglakad ang kanyang kapatid papunta sa ali. Grabe ka naman Gustin, bata pa ako. Huwag mo akong tawaging Lola. Sabi naman ng ali. Nakita kong patawa-tawa lamang si Gustin. Kaya hindi naman ako nag-isip ng ibang bagay sa ali. Pero hindi ko naman alam kung bakit ang bigat ng nararamdaman ko sa kanya. Talagang nakakailang. At patingin-tingin din ito sa akin. Na tila ba meron siyang gustong sabihin. Hindi nagtagal ay kanyang binuwat ang bata. Kinukulit niya ito. At nang lumabas naman si tita, ay nakita kong patawa-tawa din ito habang pinagmamasdan ang kanilang bunso. Parang wala namang problema, kaya hindi na ako nag-isip ng masamang bagay. Maya-maya lang, ay ibinaba din naman ng ali ang bata. O siya, alis na ako. Kailan kaya dito uuwi ang mga apo ko? Sabi pa ng matanda at tumawa na lang kami sa mga sandaling iyon. Pero bago pa man ito makaalis, ay tumingin pa ito sa akin. Pero hinayaan ko na lamang. Makalipas ulit ang 1 oras, ay inantok naman ang bata at pinatulog naman ito ni tita. Hindi nagtagal, ay nakatulog din naman ito at kanyang iniligay sa duyan na nakasabit sa 1 sanga ng puno na kung saan din kami naroroon. Si tita naman ay agad na tumungo sa labas ng bakuran. Kanyang hinanda at nilinis ang kanilang pwesto habang kami naman ay nag-uusap.
Inaantok ako. Saan ba pwedeng matulog dito? Biglang sabi naman ni Juan. Doon sa loob ng bahay, merong mahabang upuan doon. Samahan mo ko at ilalabas natin. Sagot naman ni Gustin at agad naman silang tumungo sa loob ng bahay. Walang ano-ano ay bigla namang umiyak ang bata, kaya agad naman akong tumungo sa duyan. Agad naman itong pinunta ni tita at nang makuha niya ito mula sa duyan ay napansin ko na parang namumutla ito at ang kanyang mga daliri ay nangingitim. Kaya agad ko itong sinabi kay tita. Agad naman siyang nabahala kaya pumasok na kami sa loob ng bahay. Tinanong naman namin ng bata kung saan ang masakit pero iyak lang ito ng iyak at halos hindi na ito makahinga. Anak, anong nangyayari sa iyo? Nag-aalala lang tanong ni tita habang buhat-buhat niya ito. Nay, dalhin na po natin sa bahay paggamutan. Nangingitim na po ang kanyang mga daliri. Bulalas naman ni Gustin. Tumango naman si tita at dali-dali kaming lumabas ng bahay. Pero bago pa man kami makalabas ng bakuran, ay nakaramdam ako ng mabigat at parang sinasabi ng aking sarili na merong nilalang sa loob ng kanilang bahay. Kaya patingin-tingin ako doon. Hindi ko din alam kung bakit ganito ang aking naramdaman. Nang mapasulyap ako sa pinto ng kusina, ay meron talaga akong nakitang sumilip. Sigurado ako na isa itong pusa, subalit malaki at parang tao. Agad ko naman itong sinabi kay tita, pero ang sabi niya wala ng oras para dito at kinakailangan na naming madala ang bata sa bahay paggamutan. Sa pagdating naman namin sa may bukana, ay tamang-tama na merong napadaang tricycle, kaya agad naman itong tinawag. Pero sa kalagitnaan naman ng biyahe, ay unti-unti din namang tumahimik ang bata hanggang sa nakabalik ito sa kanyang pagtulog. Labis naman ang aming pagtataka. Hindi pa man kami nakakarating sa bayan ay tuluyan ang bumalik sa normal na mga balat ng bata. Pero ang sabi ni tita, mas mabuti pa rin matignan ito kaya tumuloy pa rin kami sa bahay paggamutan. Mahigit isang oras din ang aming binyahe at nang makarating kami doon, sabi ng mga sumuri ay wala namang problema sa kanya. Bago naman kami umuwi ay tumambay muna kami sa isang tindahan na nasa labas lang ng bahay paggamutan kasi ginutom kami sa mga nangyari. Dito namin napag-usapan ang tungkol sa pusa na aking nakita at sabi ko parang tao talaga kong tumiting. Sabi naman ni tita, baka inaaswang ang kanilang bunso. Narinig naman ng tindera ang aming pinag-usapan at sabi niya subukan daw naming dalhin sa isang magaling na albularyo kasi meron daw sa bayan na iyon at ginawa naman namin ito. Sa pagdating naman namin sa bahay ng albularyo, kami ni Juan ay naghintay na lamang sa labas ng bakuran. Habang kami ay naghihintay, ay napansin ko na patingin-tingin sa akin ang albularyo at hindi nagtagal ay tinawag niya ako. Kaya agad naman kaming pumasok ni Juan. Iho, halika dito. Sabi ng albularyo, kaya agad naman akong lumapit sa kanya. Meron kang kasama, pero hindi mo siya nakikita. Malakas ang iyong dating. Meron bang albularyo sa inyo? Tanong pa niya. Wala naman po. Pareho namang nagtatrabaho si nanay at tatay. Hindi naman sila marunong manggamot. Sagot ko naman sa kanya. Subukan mong tanungin ang nanay at tatay mo. Mabait ang iyong gabay. Malakas din ang iyong dating. Hindi ka nila kayang lapitan. Mararamdaman at makikita mo sila. Pero hinding-hindi sila makakalapit sa iyo.
Kaano-ano mo sila? Tanong pa niya, sabay turo kina Gustin. Paklase ko po si Gustin at nandoon kami sa kanilang bahay nung umiyak ang bata. Sagot ko naman. Eh meron ka bang naramdaman? Meron bang kakaiba doon? O meron bang sinasabing iyong sarili? Tanong pa ng albularyo at dito ko na sinabi ang lahat-lahat sa kanya. Kabilang na yung nararamdaman ko sa aling kabaryo nila Gustin. Agad naman niyang tinignan ng bata at sabi niya inaaswang daw ito. Merong gustong kumuha sa kanya. Nagsabi pa ito na kung merong mang pinaghihinalaan sina tita sa kanilang kabaryo ay mas mabuting ilayo nila ang bata sa mga ito. Lalo na sa sinabi kong matanda. Maniwala ka sa sinasabi ng iyong sarili sapagkat hindi mo alam kung gaano ka espesyal ang meron sa dugo mo. Dagdag pa ng albularyo at agad naman akong tumango. Makalipas naman ang mahigit kalahating oras, bago kami umalis, ay meron siyang binigay na panangga kay tita. At sa pagkakaalala ko, isa daw itong sanga ng punong sinukuan. Mahirap daw itong kunin at mahirap panapin ang punong ito. Nag-iisa lang daw ito, kaya ingatan daw ni tita at huwag iwala. Sa kalagitnaan naman ng biyahe pa uwi, ay nagsimulang maginala si tita sa aling bumuhat sa kanilang bunso. At sabi ko, mabigat din ang nararamdaman ko sa kanya. Sa pagdating naman namin sa kanilang bahay, ay agad kami nagsindi ng mga insenso. Nagtataka naman ang kanilang mga kapitbahay kasi ang aga-aga ay nagpapauso kami ng ganon. Sinabi naman ni tita ang dahilan. Sabi naman ng isang kapitbahay, huwag na daw nilang masyadong ibigay ang bata kung kani-kanino. Bandang alas 4 ng hapon ay umuwi naman kami ni Juan kasi nandoon na rin naman ang tatay ni Gustin. At sa pagdating ko naman sa bahay, tamang-tama na nandoon na si nanay. Kaya tinanong ko naman ito tungkol sa sinabi sa akin ng albularyo at meron naman siyang kinuwento. Noong bata pa lamang daw ito, ay meron siyang napapansin sa kapatid ng kanyang lola. Palagi daw itong nagsasalita ng mag-isa na tila ba merong kinakausap. At kapag tatanungin daw niya kung sino ang kanyang kinakausap ay hindi ito sumasagot. Patuloy pa rin daw ito sa pagsasalita. Halos araw-araw din daw noon ay merong pumupunta sa bahay ng kapatid ng kanyang lola. At habang lumalaki daw ito, ay kanyang napagtanto na isa itong manggagamot. Eh nay, ba't hindi mo ito sinabi sa amin? Tanong ko naman kay nanay. Eh yan ang sabi ng inyong lola. Huwag kong sabihin sa inyo. Ayaw niya kasing magkaroon kayo ng interes pagdating dito. Sagot naman ng aking nanay. Bakit naman unay? Tanong ko naman. Eh marami kang makakalaban. Aswang, engkanto, at marami pang iba. Lalo na yung masasama. Kaya ayaw ng lola mo na manahin ang kakayahan na ito. Bakit? Meron ka na bang nararamdaman? Ganun din naman ako. Pero hindi ko nga lang ito pinapahalata sa inyo. Sagot pa niya. Meron po. Ito na siguro ang simula. Hindi ba? Tanong ko pa at agad naman siyang tumango. Hindi nagtagal ay meron siyang kinuha sa loob ng kanilang kwarto at sa kanyang paglabas ay meron na siyang dalang lumang tampipi na ayon sa kanya ay pagmamay-ari ng kapatid ng kanyang lola. Ibinigay daw ito sa kanyang nanay bago ito mamatay. Pero ang nagmana ng pagiging manggagamot ay ang bunsong anak talaga ng kapatid ng kanyang lola. Kaagad namang binuksan ni nanay ang lumang tampipi at nakita ko na meron siyang kinuha sa loob. Isang libro
na ayon sa kanya ay naglalaman ng mga karanasan ng kapatid ng kanyang lola. Parang diary kumbaga at sa katunayan, dalawa daw ang librong ito. At yung isa ay nasa anak ng kapatid ng kanyang lola. Maliban dito ay meron ding isang libreta na naglalaman din daw ng mga orasyon. Pero ayaw itong ipakita sa akin ni nanay kasi baka ano daw ang gawin ko. Ito rin ang mga kasagutan at katibayan na totoo nga mga sinasabi ng albularyo. Meron nga akong laing manggagamot. Pero ni isang beses ay hindi ko malang nabasa ang nilalaman ng mga libro na ito kasi ayaw ng aking nanay. Agad niya itong itinago at hindi ko alam kung saan. Makalipas naman ang mahigit 10 taon ay tinamaan ang aming probinsya ng malakas na bagyo at nagkaroon ng baha. Tinangay daw ang lumang tampipi. Ilang araw pa itong hinanap ng aking nanay. At halos nalibot na niya ang aming baryo, pero hindi pa rin niya makita. Marami din siyang pinagtanungan. Kung nandito pa siguro ang lumang tampipi, malamang ay nabasa ko na mga nilalaman ng libro. Pero meron sigurong dahilan kung bakit inanod iyon ng baha. Paminsan-minsan ay meron pa rin naman akong nararamdamang kakaiba. Pero sanay na rin naman ako. Dito ko na po tatapusin ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.